fuck man, makagagbos up man. Si Idol Marcos ay nag ano ng challenge, gumawa ng isang challenge, mayaman challenge. At siyempre, dahil ako kasama ang pamilya ko sa Extreme House, kami ay mayayaman. Gago ka talaga. Ma, sobrang importante sa akin na service, pinatabuko. Bakit sa'yo kumakape ka na lang? Ma, hindi nga ako nagkakape. Sa totoo lang, guys, wala pa talaga akong tulog ngayong araw. As in, mula kahapon, wala. Kung matutulog ako, pag tinamad ako, wala akong magagawa. So, alam nyo ba, guys, share ko lang, ha. Ito mga taga-barangay na to, dati, lagi nila ako muntik hulihin sa mga curfew, ganun. Dati kasi, di ba, kadalasan, bagyong undoy, mga ganun. Pag wala kami yung kuryente, tapos bang bahay yung buong bahay namin, nag-aantay kami ng relief goods. Tapos ngayon, isipin nyo, di ba? Ngayon, family ko na yung tumutulong sa iba na. Ang saya lang, so don't lose hope. Sino ang huli? Ayan na kayo! Ngayon, tumukan nyo ako huli eh. Talaga, talaga. Dati, busit-busit sila sa akin talaga. Lalo na ito si Hackett. Nakikita ko, nakagaling na, no? Galit-galit sa akin eh. So ayan, natapos na namin pagbukod-buko rin lahat ng mga pinamili namin. So mamaya mas madali na namin maire-repack dahil pasa-pasa na lang. And kasama namin yung buong barangay. Sila yung tutulong sa amin, mga volunteers sila dito. Nagpa-order na ako ng food. So ngayon, ang gagawin natin is kakain muna tayo kasi gutom na din ako. Medyo nahihilo na ako kasi wala akong tulog, wala akong kain. And ayoko din naman mapagod sila na hindi pa nakakakain. So sabay-sabay na kami kakain. So DM kung ba magiging sakit namin dito eh. Yeah! Tama na pag naging chairman ka, babe. So we're almost done. And ayan na, konting-konting push na lang. Natapos ko na yung sa side ko. Medyo pagod, masakit sa balakang. But worth it. Worth it kapag nakakapagpasaya ka ng ibang tao while nakakatulong ka. Yun yung pinaka-importante doon sa episode. So ayun na, sobrang sayang tignan. Saksi sila sa paglaki ko lahat. Alam nila kung sino ako sa totoong buhay. So ayun, marunong lang din ako tumanaw ng utang na loob kasi sila yung mga parang gumagabay sa akin nung bata ako. So ayun, binabalik ko lang sa kanila kasi deserve nila. Ayan, natapos ko na. Natapos na namin. So, paikutin mo yung camera. Ikot muna. Sila yung mga katulong natin. Mag-repack. Kaway-kaway po, guys. So, yan sila ko. Siyempre si Tita Edith. Yes. Yes. Si Consihal Edith. Jojo. Si Pakma. Si Tito Jojo. Yan, tito ko. Yan, mga ano ko din. Mga pinaka-close ko na. Parang naging magulang ko din sana. So, ito natapos na namin magpahinga. Lalo-lalo na ako. 2 days na ako walang pahinga. So, ngayon, after natin gawin lahat to, bukas may continuation to. Ipapakita ko na din sa susunod na kabanata ng vlog na ito. So, after po nun, doon na lang po ako mag-outro by tomorrow. And ayun, sana makatulong at mapasaya natin sila kahit papano. Barangay Kaingin, Bacoor, Cavite, kung saan ako laki, syempre. So, ayun guys, update ko na lang kayo mamaya. Packer na ako. Delivery girl pa ako. Biker pa ako. Oo, oh, panis. Chana! Ako to si Jody! Bukas na lang pala. Ba't gano'n kabigat? Kaya ko to, push niyo ako. Tingnan niyo. Bago nga pa lang tanod ng kanin, no? Nag-apply kaya akong tanod. Baka imbis mag-uwian yung mga tao mo, mag-stay sa labas dati. Ito! Good! Thank you! Kathy, God bless you! Thank you so much! Kung kailangan niyo po ng delivery girl, pwede niyo po ako kontakin. Pero bago lahat, dalawa ka eh! Thank you.
dito ako lumaki and dito ako natambay dati nung bata ako. Dito ako naglalaro. Ayan, sila lagi nila ako pinapagalitan noon. Ilang taon ako hindi nakapasok, almost 4 years. So sobrang nakakatuwa na nakakatulong ako. Tapos dito pa mismo kung saan ako laki. Ito actually dito sila nakatira. So after nendo tapos na po yung vlog at tapos na din yung araw natin. Sobrang pagod na pagod na ako, but kaya yan kasi konti na lang. So ayan, natapos na natin. Sana nakatulong talaga ako at nag-enjoy sila sa nilibigay ko. Kami ay mayayaman. Gago ka talaga!